the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, as us about for pardon and strength. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do. Through my fault, therefore I ask blessed in the name of your Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me and the Lord our God. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin de Porres, your charity and grace not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the priests. We hear you in the hope of splendid example of the charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that they may take in your virtues immediately contented in this day. God has placed us in getting to stand in the palace of course, in the part of the footsteps of the blessed Redeemer, in his most anointed mind, and at last we may introduce the kingdom of heaven to the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, you have decided to discover God's goodness in all things. That I can see you find it, that I can see that in all things. Very shining example in Christian detachment from worldly and material pleasures that made you nearer to what is supernatural than divine. Praising the mighty that make continually grows frequently in God's grace. Very practice of strict poverty as a thing, as a means of being holiness and intimate friendship with God. We enjoy using the mighty that make us for inheritance. O Lord, we are dealing with the one that glorious and blessed of humility. Saint Martin of the Porres, I have praise example, and stand in absolute appreciation, your efforts to inform our hearts and humble the heart of the crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask for the favor to wisdom obtained through the intercession of Saint Martin. Saint Martin of the Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our hospital to be great, all to come to the students and the power. The way we are so rich. Oh God, the guide has come. Last year, we said, we ask for you, we must not be to grant us. And assist us in your place in heaven. When you are in the very place, your love, God, and God, and your neighbor, now that we will be the presence of God, intercede for us that the divine physician will be himself absorbed body. Amen. O God, giver of that ardor of love for you, by which Saint Lawrence was outstanding to inform himself with Saint Glorious in martyrdom, grant that he may love what he loved and put into practice what he taught. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second letter of Paul to the Corinthians. He who sows sparingly will reap sparingly, and who sows bountifully will reap bountifully. Everyone must give according to what he has inwardly decided, not sadly, not grudgingly, for God loves a cheerful giver. God can multiply his favors among you so that you can always have enough of everything and even
given a surplus for good works, as it is written. He scattered the broad and give to the poor. His justice endures forever. He who supplies seed for the sower and bread, for the eater will provide the abundance. He will multiply the seed you sow and increase your generosity yield. The word of the Lord. Thanks be to God. Happy the man who is merciful and lends to those in need. Happy the man who is merciful and lends to those in need. Happy the man who fears the Lord, who greatly delights in his commands. His posterity shall be mighty upon the earth. The upright generation shall be blessed. Happy the man who is merciful and lends to those in need. Well for the man who is gracious and lends, who conducts his affairs with justice. He shall never be moved. The just man shall be everlasting remembrance. Happy the man who is merciful and lends to those in need. An evil report he shall not fear. His heart is free, trusting in the Lord. His heart is steadfast. He shall not fear till he looks down upon his foes. Happy the man who is merciful and lends to those in need. Lavishly he gives to the poor. His generosity shall endure forever. His horn shall be exalted in glory. Happy the man who is merciful and lends to those in need. May tinatawag na deacon.
So, ang kulang na lang ang coordination. So, kung sinabi yung deacon, pwede ka na magpinyag. Kung dusin, pwede ka na rin magkasal. Hindi ka lang pwede mag-isa at magpakumpisa. So, yun po yung tinatawag na deacon. Lahat ng kaming pari ay lahat ang dumaan sa pagka-diakono. So, yung ating santo ngayon ay si San Lorenzo. Yung po kapipiyasa lang ako kasi ni San Santiago, tunay 55. Pero yung po ay, sabi nga ay yung 5 ngayon ay nagdiriwang ng kanilang 300 years sa paris o St. James. Pero yung parokya nila ay 450 years na. Yung unang 150 years na paris ay ang kanilang parokya ay hindi St. James. Ang tabi nilang parokya ay St. Lawrence. So pwede pa lang magpalit ng paris. So, alala ko lang kasi yung epesta ni San Lorenzo, the deacon. Pagkaman po ang aking Filipino na martir ay pangalan din ni San Lorenzo, no? Hindi po itong araw na ito ang kanyang kapistahan. No? Ito po yung San Lorenzo, the deacon. No? Ito po ay isang Italiano. Ang bahagi ng pag-inilay na makita po natin dito na inaalala sa atin alin na ang aming pananampalataya ay kinakailangan maging katulad ng isang trigo na mahulog sa lupa at mamatay para sumibol. So, para magbigay ng bagong buhay. So, binabahala sa atin yung mga sakripisyo na binamanigsabi katulad yung po ni San Lorenzo ang mga sakripisyo ng aming mga mananampalataya sa pagsumikap na maging mga saksi, living witnesses of our faith. Kaya po, isang kailan na yung una natin, nakita po natin, no, na kung pag-inilayan ko, kung babasahin ko po yung history ng aming pananampalataya, yung unang 300, the first 300 years, 100 years, no? 100 years po ang pinag-usapan natin dito. The first 300 years ng aming pananampalataya ay under persecution. Pero siguro, magtaka kayo lagi, bakit kayo lumago? Because, gawa ng kanilang sakripisyo. Gawa ng kanilang sakripisyo. Yun ngayon ang hinahanap ng kasalukuyang panahon. Ngayon ang hinahanap ng kasalukuyang panahon. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Well, sa ibang mga bansa ay talagang mayroon tayo natuwis ng buhay, nag-aalay ng dugo. Dugo talaga ang inaalay kanilang buhay. Yung dugo nilang tumatana. Pero dito sa Pilipinas, sabi nga natin, kinakailangan namin ng mga saksi. Hindi naman kinakailangan ng pag-imbalde sapagkat hindi naman tayo under persecution. Pero ano na yung mga paranawa na makita po natin, no? Ay balikan po natin yung aming unang pagbasa sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Corinthians. Ayan yung pong ulitin-ulit. He who sows is sparingly
will live sparingly, and he sows bountifully will reap bountifully. Ang nagdalig ng kakaunti, mag-aari ng kakaunti. Ang nagdalig ng marami, mag-aari ng marami. Kaya, ang tanong ay, ang hindi natin ba namin ay kakaunti o marami? Bilang mga buhay na saksi ng aming pananampalataya. Kaya yun po naman yung maging bahagi ng aming kalinangan bilang isang pananampalataya na makita po natin ay na bilang anong bahagi, ito yung bahagi ko sinabi. Kung tawagin po natin ay prutas na ito. Hindi na natin pinag-uusapan dito yung salvation. Kasi maliwanag na yung mga sumasampalataya, tunay na magkakaroon ng kaligtasan. Ito na ngayon ay kung gaano na karami yung iyong higit na kung saan ay iyong magbibigay ng kapakinabangan, gawa na yung pagdugod sa pananamin ng pagkakinabangan. Kaya nga, hayaan mo kung ipagpatuloy mo yung sulat ko sa Pablo sa mga taga-Korinto. Kasi kalimutan na makatutok na tayo sa Ibanghelyo. No? Anong sabi? Everyone must be according to what he has inwardly decided. No? Everyone must be according to what he has inwardly decided. Hindi yung pagka nagbigay, yung sabi ni sister, o sabi ni brother, kundi kaya gawa ng sabi ni father, hindi. Pagka nagbigay, inwardly. Ito yung pusang loob kong binibigay. Hindi lamang napapahiya ka. Hindi lamang dahil sa'yo galit. Kaya, nagtitilip ka. It should come from within. Kusang loob. Kaya napakalaga po, inwardly decided. Inwardly decided. Kaya sana po, ito yung mga pagtibay namin. Na, sabi na natin, bakit tayo mga Pilipino, hindi tayo nag-iikapo? Hindi sapagkat masama yung ikapo. Pero bakit ano? Na dapat na yung pagbibigay, ikaw ang mag-decide. It's not a question kung pagbibigay ka o hindi. Kasi bahagi yun ang aming pananalo. Yung pinakailangan natin na maintenance, yung pinakailangan natin yung size. Ito po ang aming inagawa, yung dusip po aling bawa ngayon, yung magawa ng hindi ito maintenance. Ito ay project. Pero yung maintenance, kahit na wala kang pagkagawa, may mga maintenance. So, pero ibig sabihin, dapat nagbibigay ka isang ayon sa iyong piniling halaga. At maaari din naman sa pagkakataon na kung gaano ka kalimit magbibigay. Pero yun naman, makita po natin, no? Inwardly decided. Sino mag-decide? Ikaw mismo. Ikaw mismo. Pero minsan, may nagtatanong, Father, kung sa mga bagayong hindi ako tumulong sa kapwa. Sabi ko, ang pagtulong sa kapwa, ikaw ang mag-decision. Kasi tulong yun eh. Tulong yun. Kung may obligasyon ka doon sa tao, may obligasyon mo yun. May mga obligasyon na halimbawa yung mga inyawa, halimbawa yung magulang sa kanyang anak, obligasyon mo yun. Hindi tulong yun. Pero kapag sinabi mo tulong, nasa iyo yun.
nasa iyong pagbibigay. At maliwanag ang sinasabi niya sa talent, dapat manggagaling sa iyo. Hindi ka dapat na pepresyo. Hindi ka dapat na pepresyo. Hindi ka lang dapat na iya. At huwag kang maiya. Pero kapag nilalipaw natin, dito po sa binayang ko yan po sa atin ito, na sadly, dapat huwag kang magbibigay ng malungkot. Na gradually, hindi sa mga masama ang loob mo. Nagbibigay ka ba? Wala nang narinig kundi magreklamo mo ka. Dito ko yung bagay po ng batang kasi hindi ko po ako magsabi nito. No? Not sadly, not grudgingly. Bakit? For God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng pusa sa kanyang kalooban. Mahal ng Diyos ang magsayang nagbabahagi. At makita po natin ako saan ay maging maliwanag po sa atin na ito ay hindi pabigat sa akin. Kaya kung alam ko minsan, kaya buwibigat yung aming pinadaanan, it's not the amount. It is not the amount. Pero ano, bakit? Sabi nga nila, it's not the amount, bakit? Papalit at papalit sa iyo yung pera eh. Buhay ko pa naman, hindi tayo pa yun. Pero ano yung nagpapapitan? Yung hindi mukha sa loob mo ang pagbibigay. Hindi mukha sa loob mo ang pagbibigay. Kaya nakabibigay. May gusto pa ng Diyos na pabigyan ng sarili mo? Hindi. Kaya anong gusto mo? Magbibigay ka lang wala naman eh. Ay sana yung bukal na sa loob yung pagbibigay mo. At yun ang kinakailangan natin i-work out. Yun po yung kinakailangan natin i-work out. Yung pagbibigay ko na alin, magaan sa kalungkot ko. Magaan sa kalungkot ko. Ano ba sabi ni Jesus? Isang sentence lang mo yun, ano? Everyone must give according to what he has inwardly decided, not sadly, not grudgingly, for God loves a cheerful giver. Binamulay yun. Tutok na mo na yun. God loves a cheerful giver. Ang gula lang siguro yun. Marami po sinabi sa inyo. Si San Pablo, tungo sa bago na yun. Pero doon ang muna namin tapusin. Sabagal, kung ito ay nasanay natin, na ginagawa natin, in terms of things, then, how much more? Kung sabi nga, kung itong bagay na ito, hindi nga natin maibigay para sa Diyos, hindi lalo na siguro yung buhay natin. How much more can we give our life? Katulad ng pagbibigay ni San Lorenzo. Kung tayo mismo, pera pa lamang ang binibigay natin, masama na yung loob natin. Hindi. So, lalo sa persecution, because persecution, wala kang magagawa eh. Wala ka lang magagawa. Ayaw naman, papatayin ka. Pero sabi nga, pero kapag yung alam mo, papatayin ka, pero maluwag sa kalooban mo, na ito'y naniniwala ka na ito'y binibigay mo para sa Diyos, ay sabi na natin, it will not burden you. It will not burden. Hindi ka pabibigatan. Hindi ka pabibigatan. Kaya ito yung ipanalangin natin sa harapan ng Poh, kay Papa. Sapagkat, bago po ng aming pagkilos,
Lalong-lalo na po yung aking pagninilay para po sa aking devotion, para sa mga may sakit, sa mga nag-aalala ng mga may sakit. We offer the prayer na galing sa kalooban ng pagkakot. Kalimutan, sinasabi, Father, magkasay na lang kayo ng mga organisasyon para magtangot sa pagkakot sa altar. Hindi ko madidevelop ang alin, yung to decide inwardly. Bakit? May schedule eh. Mapipilitan kayo. Kaya anong ginagawa na? Nag-aanyaya tayo. Nag-aanyaya sa kung sino ang gustong magtanod. Nag-aanyaya tayo ng gustong magtanod. At ako po'y nagpapasalamat sa mga tumutugod. Bakit? Kasi alam ko sigurado, because it comes from within. Ba't ka nagtatanod? Kasi nakikita ko yung kahalagahan para sa panalangin, para sa mga isakit, sa mga nag-aalaga sa mga isakit. Kaysa sasabihin mo, ba't ka nagtatanod? Kasi utos ni Father. Diba? So, that is additional burden. Ba't ka lang naandyan? Kasi sabi nila, hindi galing sa akin, hindi galing sa mo. Kaya maliwanag, God loves a cheerful giver. Maging sa panahon ng panalangin, maging sa inyong resources, maging sa inyong galing, sa inyong pag-i-record, sa anong mag-uli ng inyong ibinibigay, eh makita natin na, ito ay rin, galing sa inyo. Kasi maging maliwanag na it is what you make out of what God has given you. Ito yung ginagawa natin sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At yun po sana yung aking yung madevelop natin na yung pagbibigay should come from within. Should come from within. Nasaan na kayo, masaan natin na ito, maluwanag. Kasi bakit mas magaan. Mas magaan. Mas mahirap ka lang o ito mo. May sabihin ko na, sige, magbawa na lang kayo, tayo nagpapagawa ng mga simbahan. Pwede ko sabihin kasi, nakita ko sa ibang parokya na sinasabi na, bawa. Naalala ko tuloy yung isang parokya, hindi mo lang sabihin ko sa akin. Sabi ay, hindi na kailang mag-produce yung parish ng 4 million in 4 months. Narinig ko yung sa parokya ko, ay Father, kami hindi na kailangan ko na mag-produce ng 4 na milyon sa loob ng 4 na buwan. So, ibig sabihin nga rin, ay pinipressure mo yung tao. Well, sabi na, yung maaaring yan ang kanyang pamamaraan. Kailang bakit? Hindi natin na na-develop yung ulit. God loves a gentle giver. Nakapagbigay yun na. Maaaring narisi mo nga yung 4 na milyon sa loob ng 4 na buwan. Yun ay hindi na dahil sa San Pablo, ha? Hindi po yun sa ibang diocese. So, pero ibig sabihin rin, makita natin na, pero bagyo, alam nyo, nung nakita ko po yung, kasi nung binabakbak na ko, medyo yung aming estimate, sin-estimate ko kaunti lang. And ngayon, parang yung estimate ko, maliit lang talaga. Kasi maraming nasira, maraming ayos, kulang yung pera. Pero pwede mo sabihin na kinakailangan mag-uusap din. Bakit? Kasi kinakailangan na, sabi mo, yung paggawa hindi lang naman ako pwede magtapos niya. Saka aking paniniwala. Bagamat ito, medyo mahirap. Kasi nag-undergo din ako ng process.
Natakot din ako kasi sabi ko eh, gusto ko sana eh, sabi ko nga eh, well, yun naman ang gusto ng lahat ng parokya na wala akong iiwanan na pagawain bago umalis. Kasi isang taon na lang kami at mahigit. So, pero later on, sa luma, mula ko ng Martes, ngayon yung Merkulis, Merkulis, ilang araw. Sabi ko eh, dek, bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Kasi bakit? Sa Diyos naman ito. Hindi ko naman aking ito. Hindi ko naman simbahan ito. Simbahan ito ng Diyos. So, alam doon sa yung time din, sabi naman, ay tayo mismo, makita natin na bagamat kumisang nakakatem, na i-pressure natin ang dako na mag-do, hindi, pag-aanyaya lang ako sa inyo. Pag-aanyaya lang ako sa inyo. And, sa ngayon din yung aking panahon, pag-aanyaya lang ako sa inyo, na mag-aanyaya rin ang iba. Pero, sana, maging paliwanag ng alin, na ito ay isang pagbibigay na galing sa loob. Hindi lamang gawa ng pinagagawa tayo. Dapat manggaling sa loob. Manggaling sa inyong kalooban. Manggaling sa inyong kalooban. At sigurado ko ngayon, yung pagbibigay ninyo, ikagagalak nito. So ano po ngayon, ang amo na ibigay ko sa inyo, huwag kayong magbibigay. Kung ang inyong pagbibigay ay kagagaling lang ninyo, huwag din kayong magbigay. Kung ang pagbibigay ninyo ay ikalulungkot ninyo. Yun ang sabi niya ng Diyos sa pamagitan ni San Marcos. Huwag kayong magbibigay kung ikalulungkot ninyo. Huwag kayong magbigay kung ito ay ikagagalit ninyo. Dapat ang pagbibigay ninyo ngayon, inakatawa ninyo. Silot tayo para sa Itania. Christ, have mercy on us.
Blessed be God, who is ours in Christ. Praise you, God, the Almighty Father, who you sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, the only begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and you heal our infirmity. Praise to you, God, Holy Spirit, the Consoler. Your unfailing power gives us
strength in our bodily weakness. God of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants, whom the church anointed is on your own. We ask these through Christ our Lord. Thank you.